If you've been following the growing Philippines versus Japan rivalry in boxing, you're being taken on a roller coaster ride of emotions that left many of us frustrated and borderline disheartened. Now, before we even get started, if you are new here, welcome to the channel. Please follow me on Facebook page, Coach Franco Rolyoda, and subscribe to the YouTube channel, Coach Franco Rolyoda. Ngayon, sino ba naman ang matutuwa when Jonas Sultan was knocked out by Riko Masuda via a vicious body shot in Japan, followed by Jerwin Angcajas getting downed in the ninth round with the same body shots from Takuma Inoue? Dahil dito, nauso ang temang ang mga Pinoy fighters ay mahina sa bodega or kasapi sa Team Gapang dahil na rin sa dumaraming insidente ng mga Pinoy fighters na natatalo via body shots. Siyempre, pwede itong ikapikwan ng mga boxers, ng mga coaches, at ng mga gyms. Pwede rin naman nila itong tignan or gamiting source of information at motivation para pag sila naman ang lumaban abroad or sa ibang bansa, ay mas maganda ang kanilang magiging resulta. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari? Anong mga nakikita ng mga Hapon sa ating mga boksinghero na tila baga alam nilang sa bodega ang kanilang tirada kasi mas mataas ang tsansa na sila ay manalo? Let me know your thoughts at ilagay siya sa comment section. After a few months, it seems the Philippines was on a road to redemption. Michael Casma scored a first-round TKO victory in Japan versus a hot prospect in Kota Kaneko. This was a huge upset. Jason Canoy Manigos derailed the hype train that is Kakeru Mashimo in Cebu via split decision during Combati 17. However, in a recent world title fight, our very own Vincent Astrolabio succumbed to Junto Nakatani in the very first round via a body shot to the midsection. In my honest opinion, this was a really good fight on paper. Astrolabio is 19-5, Nakatani is 28-0, so pretty close in terms of ring experience. Both fighters have above 70% knockout rates, so either one of them could have finished off the other guy. Ayun nga lang, hindi sa atin pumaboron tadhana at hindi ito pagkakataon ni Astrolabio. Nakakapanghinayang lang na body shot na naman ang nangyari at ang bilis ng laban kasi nga sa first round pa lang tapos na. Ngayon, nakikita natin na kaya tayong talunin ng mga Hapon. Pero kaya rin natin silang talunin. So saan tayo dapat magbago? Sa training ba? Sa pagkain at nutrition? Sa tamang pag-weight cut? Sa tamang pag-recovery? Ano ang mga kailangang idagdag natin na kaalaman para tayo ay mag-improve both as fighters and members of the community? Dahil kung hindi natin aaralin ng maigi, ay hindi natin alam kung ano ang gagawin para umangat ang estado ng ating mga boksingero at ng ating training programs. Ano pa ba ang mga kailangan nating idagdag? Let me know in the comments and thank you for watching this video. And as always, like this video and follow for more.